Hi guys, so meron tayong panibagong staycation spot dito sa Philippines. Yung pangalan ng place is Casa Tropica. 1.5 hour drive siya from Manila. So meron apat na klaseng villa dito. Idalagay ko lang dito sa screen. So etong villa na papakita ko sa inyo is yung Happy Farm Villa. So maraming pwede gawin dito guys. Meron billiard table, may ping pong table, foosball table, darts, may sauna din dito. And yung sa likod ko, meron swimming pool. So dito sa villa, meron silang apat na bedroom. Ito yung bedroom number one sa likod ko. Meron siyang dalawang queen size bed. And dito naman is yung CR niya. So okay naman yung size ng CR niya. Okay, so move naman tayo sa second na bedroom. So ito yung first bedroom kanina. And dito lang yung second bedroom katabi lang niya. So pasok tayo. So ito yung second bedroom niya. Actually, exact same lang siya sa first bedroom kanina, pero ito nakabaliktad lang. Hindi ko kung kita ba sa camera, pero medyo foggy yung room. Yun kasi yung panglinis nila. So before kami pumunta dito, sinerealize muna nila yung room. Okay, so yung third room is andito lang, katabi ng sauna. Actually, before tayo pumasok sa third room, pakita ko muna yung sauna. Ito yung second na bedroom natin. Tapos lakad lang tayo ng konti. And dito na yung sauna. Maliit lang talaga yung sauna room. Actually, for one person lang talaga. Yung view mo from dito sa loob ng sauna is yung swimming pool sa labas. Tapos katabi ng sauna, meron tayong maliit na coffee table and may 3 chairs din. Itong room na to is... alam ko CR to. Actually, malaki yung CR niya. So, just for scale, ito siya. Yeah, decent size. Okay, so moving on from the sauna room, pupunta na tayo ng third bedroom, which is yung master bedroom niya. So yung master bedroom, nandito lang sa left ko. Punta tayo dun. So guys, ito yung pinakamalaking room nila. So may dalawang queen size bed din. May TV, may small na office na desk. And then dito yung para sa mga clothes mo. Wala ka talagang wardrobe na pwede mo i-close. Pero ito siya, parang open na wardrobe. And then dito naman sa left ko is yung CR niya. Actually, ito yung pinakamalaking CR sa buong villa. Like, ito yung scale ng shower niya. Ilang steps pero makapunta sa ano, di ba? Okay, so ngayon, punta na tayo sa last bedroom natin, which is yung fourth na bedroom. So, dito yung door kanina, yung kung saan tayo pumasok. So, may isa pang door dito. So, ito yung amenities na room. Tapos, dito yung pang-apat na bedroom natin. So, meron tayong queen size na bed dito. And may pull-out din na isa pang queen size bed. Diyan nahilo ako na medyo yumuko ako. Medyo na lightheaded ako ng konti. So, pasok ko lang ulit yung bed kasi medyo harang sa daan. Gamitin ko na yung paa ko. Hirap na bumagsak dito. So, same thing. Open na wardrobe siya. May pang-hanger naman din. And meron tayong TV and may desk. Tapos, meron din tayo yung pang-hanger ng towels. May small na desk dito and may mirror din. Ayun sa room, meron lang ako nakikita ang dalawang outlet. Ito, tsaka ito. So, hindi ko alam sa gabi kung paano madadalin yung cord mo papunta sa bed. Kasi yung layo niyan. Diba? Anyway, so yung katabi ng panghanger ng towel is yung CR niya. So, ito yung CR niya. Medyo, like, decent size naman din. So, ngayon pakita ko lang yung mga amenities niya and kung ano yung mga pwedeng gawin dito. So dito sa parang sala niya, meron foosball table, meron ping pong table, and may billiard table. So ito yung size ng billiard table niya, maliit lang talaga siya. Hindi siya yung full size. So dito din pala guys, hindi ko nakita kanina, may dartboard din pala dito. And then dito sa left ko, meron couch, may mga chairs, and may isa pang room dyan eh, pero nakalock siya. Okay, stock room pala yan, kaya siya nakalock. So apat lang talaga yung bedroom, pero may mga room talaga nakalock. Like dun, electric room yun, so kaya siya nakalock din. Okay, so punta naman tayo dito. Ito yung dining table niya. Kasi mahabang dining table siya. And meron din pala silang mga board games dito. Ito meron yung sungka, cards, scrabble, basta maraming games na pwedeng laruin. Ito may chest din dito. Tapos ito sa table. Tapos dyan sa right ko is yung kitchen. Okay, so punta naman tayo sa kitchen dito. So ito yung sinasabi kong electrical room na nakalock. Actually, hindi pala to kitchen area, bar area pala to. So meron tayong sink, bar stool dito, and di ko kung bakit may mahjong table dito sa kitchen, pero nandyan siya. And then sa labas naman neto is yung swimming pool, so doon naman tayo next. Okay, so ito naman yung swimming pool na area nila. Tapos may mga couch dito, pwede pang tambay eh.
Tapos dito is yung dirty kitchen. Fridge dito, may dispenser, meron microwave, may rice cooker tayo, meron tayong oven. Dito yung sink. So may outdoor grill din tayo dito na hindi daw gumagana. May dito yung stove and kung ano man tong may ano tag dito. Chim, di ko alam, basta may ano siya, basta may ganyan yung parang brick na ano. For decoration lang daw yan, hindi yung gumagana. Basta may chimney siya. Chimney na sa taas eh, pero ito yung paakyat ng chimney, di ba? So dito sa likod ng dirty kitchen, ito yung grill na gumagana. Ano to? Uling yung gamit. So bibigyan nila kayo ng uling, kailangan nyo lang mag-request. So may mga table and chairs din dito, aside from dun sa malaking dining table kanina. So katabi din ng pool, meron couches and may table dito. So okay din for, well, para may tambayan ka din. Katabi din ng pool, meron ano din dito, may mga chairs din. Actually, may kita mo din from dito, meron din mga for kids na, parang may seesaw and may parang mini na pwede sila mag-climb. Actually, may dala kami dogs eh, pwede sila mag-ano dyan mamaya. Yan si Munchkin, dun si Monster pero nakatago. So, ito yung swimming pool nila. May dalawang section siya eh, naka-divide. So, ito yung kiddie pool na area. Tapos dyan yung, siguro, estimate ko mga 5 feet yan. Di pa ako nag-swimming eh, so malalaman natin mamaya. May binili din kami, ito yung mga pizza na floaties. Actually, yung laki na ito. Bumili kami dalawa. So, yung place ito, provided lang yung towel and yung blanket. So, kailangan nyo magdala ng sarili nyong toothbrush, body wash, shampoo, and wala din room service dito. So, kailangan nyo magdala ng sarili nyong food. So, pwede nyo dalin yung naka-ready na food and lagay nyo sa ref and then i-microwave nyo na lang. Or pwede nyo dalin yung mga frozen food and then lurutuin nyo na lang dito. Pet friendly din yung place na to, so pwede kayong magdala ng dogs. And yung maganda dito, diba, is every corner ng villa, nakaharang siya. So hindi nyo kailangan like i-watch yung dogs nyo. Alam mong hindi makakalabas yung dogs kasi nakaharang lahat ng area ng villa na to. Sinuswimming din namin yung dogs namin, so pwede naman yun. So yung parking na slot niya, pwede up to 2 cars yung nandito. Kami lang yun nandito eh, so isang car lang yung nakapark. Pero ito siya. Actually, konting diskarte lang. And kasha naman, siguro up to 3 cars dito. So mag-ready lang ako ng swimwear, tapos mag-swimming tayo. Kanina ko pag gusto to gawin kasi ginagawa ko yung video na to eh, so hindi ako nakapag-swimming agad. Pero kanina ko pag gusto mag-swimming. Grabe, sarap ng water. Ang warm sobra. Grabe, kanina ko pa gusto gawin yun. Actually, kanina, di ba, habang ginagawa ko yung video, nag-swimming sila eh. Ngayon na tapos na gawin yung video, tapos sila lahat mag-swimming. So, ako na lang mag-isa dito sa pool. Ano to eh, yung water na to, di ba, galing siya sa bundok. Ano kasi siya eh, hot spring na water. During nighttime, ito yung itsura ng place. Ito yung mga plants, magla-light siya. Ito yung pool area. Walang light yung pool eh, kala ko meron. Dito din sa papasokan ng sauna. Nakalimutan ko yung mention kanina. So, dito sa may ping pong and billiards na area. Meron siyang projector dun siya sa taas. So mamaya manonood kami ng movie. Kasi meron Netflix dito eh. So check namin kung ano yung pwedeng panoorin mamaya. Okay, so 2 concerns lang. First is walang wifi. Basta yung wifi 2 bars lang. And yung signal 2 bars lang din. Nandito ko sa ano eh, yung sa second na room. Alam ko sa sala yung router eh, kaya medyo malayo yung distance from there to here. Pero try ko mag-YouTube. I guess okay lang. Okay, so yung issue lang pala is walang signal. So yun, globe yung gamit ko, by the way. Globe and gomo. So ito na yung end ng tour natin guys ng Happy Farm Villa. Maganda naman yung place and parang sulit naman siya, 19,000 per night. Kasi malaki siya and pwede accommodate up to like 20 people, diba? So, okay to for staycation ng family, pwede to for hangout ng mga friends, diba? So, pwede 20,000 maghati-hati kayo sa 19,000, magkano na lang yung per person. Total privacy talaga kasi wala kayong like, katabing rooms. Kasi paglabas mo dito, nakikita mo yung mga, yung gubat lang eh. Anyways, thank you for watching guys. Like, subscribe. Thank you. Peace.